Chris Aquino, aalis na ng Pilipinas at pupunta sa Amerika. Tinutulungan ngayon ng Philippine government si Chris Aquino para makalipagpatulong Amerika para makapagpagamot siya. Dati-rati kasi ay sa Singapore ang laging tungo ni Chris dahil nandoon ang mga doktor niya na siyang nakakaalam sa tunay niyang sakit. Pero base sa kwento ni Nay Christy Fermin sa kanyang Christy Ferminit online show, kasama si Romel Chica nitong Biyernes ng hapon, ay naikwento niyang sa Amerika ang tungo ni Chris, at may mga inaayos lang dahil nga mahigpit ngayon ang health protocols dahil mataas ang kaso ng COVID-19. Tinutulungan na siya ng mga taga-gobyerno para makalipad agad pa Amerika kasi magkakaroon talaga ng medical emergency. Ani Romel Chica, oo nga nanay, diba, sa Singapore siya kasi nandoon ang mga doktor niya. E paano nga, umuwi rin naman siya na walang nangyari, diba? Dahil hindi rin natuntun kung saan ang gagaling yung kanyang sakit, so iiba ng doktor naman siguro siya ngayon, sagot ni Nay Christy. Ipinapakita ang larawan at video ni Chris habang chumichika si Nay Christy, at napansin niyang napakanipis na nga ng vein nito. 8 beses daw muna na try bago makakita ng ugat na pupwedeng saksakan ng dextrose. Ito yung video niya na ayaw kong nakikita. Sobrang payat pati braso niya saka yung pisngi niya, lumubog na. Talagang bagsak ang kanyang weight ngayon, at patuloy pa rin po ng pagbabawas ng timbang si Chris, hanggat hindi natutuklasan kung ano talaga ang kanyang sakit. Napakahirap noon, di ba? Sabi nga, mas matatanggap na natin na kaya pumanaw ang isang tao, ay dahil hindi na niya kayang ipaglaban ang gastusin. Kesa makarinig tayo nang nawala ang isang tao, nang sobra po sa sapat ang kanyang pera dahil wala kong nagagawa ang pera pagdating sa health. Maraming bagay ang hindi kayang bayaran ng pera, paulit-ulit nating sinasabi, mahimbing na tulog, kahit gaano pa kaganda ang kama mo kamamahal, yung appetite, kahit gaano pa kasarap ang mga pagkain, hindi ko yan nabibili, lalo na, no health, no wealth. Paliwanag ni Nay Christy, hirit ni Romel Chica, at saka yung peace of mind talaga. Sinangayunan din ito ng batikang manunulat, hindi po nabibili ang kapayapaan ng kalooban. Kasama po dati dyan ang pagmamahal, kaso may naibebenta na po kasi. May pagmamahal nang nabibili kaya hindi na itinama sa grupo ng mga bagay-bagay na hindi na kayang bilhin ng pera. Hari nawa ay patuloy po ang aking panalangin na sana malampasan ni Chris itong pinakamatinding hamon sa kanyang buhay. Ito na yon, ito na yung pinakamatindi. Lahat naman nalalampasan niya, sana kasama ito na malampasan din niya.